Aabot sa mahigit 155 milyon pesos ang nakulimbat sa scamming at fraud sa bansa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Iniulat ito ng PNP Anti-Crime Group sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies para sa Anti-Financial Scamming Bill. Isa sa mga modus ang online selling scam kung saan nakatanggap ng 3,600 reklamo at mahigit 68 milyong pisong halaga ang nadawit. May mga nabiktima rin ng investment scams, ATM fraud, phishing, call scam at employment scams. Inamin ng PNP ACG, nahirap silang makasuhan ang mga naire-report na scam dahil na rin sa problema sa pagtukoy sa mga suspect. Ang investigation po kasi ng PNP roon, aabot talaga doon sa bangko eh. So kukuha kami ng mga information doon sa bangko at kailangan namin ng cyber warrant. Sa GCash naman, ano papansin namin, sa kanilang e-wallets, ay pag naibigay na sa amin yung information, lumalabas na fictitious yung identity. Dahil fictitious yung identity, we cannot file cases against those fictitious personalities. Kailangan po kasi roon na ma-identify namin kung kanino yung account eh. Yes. Kasi siya ang kakasuhan namin dahil sa kanya pumasok yung pera. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.